Dear Lady Love TV. Magandang araw. Tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Luha sa Likod ng Isang Babae. Narito na po ang 14 na bahagi. Love is pure. Love is free. Kasabay ng paghalik ko kay Bernie ang buong pagbuhos ng ulan mula sa langit. Katumbas ng pagpatak ng ulan ay ang nakabibingin tunog ng aking naguhuramentadong puso. Ang bawat hagod ng kanyang labi sa akin ay pawang nagsisilbing paalaala sa akin. Isang paalaala para sa aking sarili na ang nakalipas ay hindi na maaari pang balikan. Itinula ko si Bernie ng bahagya pagkatapos ko siyang halikan. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Maging ang kanyang mga mata ay sumasailalim ng kaguluhan. Mariin itong nakatitig sa akin at naghahanap ng kasagutan. Pasensya ka na. Wika ko kapag daka. Inayos ko lamang ang aking sarili at hinarap ang kinalalagyan ng aming anak. Bawat pagkabog ng puso ko ay katumbas ng isang walang kamatayang sakit at lungkot. Akala ko na iahon ko na ang aking sarili mula sa masaklap na alaala. Akala ko na ibaon ko na sa limot ang lahat. Ngunit sadyang mapaglaro ang aking puso dahil kaya nitong lokohin maging ang aking sarili. Habang nakatingin sa marmol na semento ay hindi ko mapigilan ang pagsikip ng aking dibdib. Nababalot din ng kakaibang sakit ang aking pakiramdam. Kasabay ng malakas na patak ng ulan at ng pabugso-bugsong pag-ihip ng hangin ay ang pagtulo ng aking mga luha. Madaya, napakadaya ng tadhana. Kapag umiiyak ka, dobleng sakit ang nararamdaman ko. Mahinang bulong nito sa aking tabi. Umiling ako sa kanyang sinabi. Pinunasan ko rin ang aking mga luha, pagkatapos ay napangiti ako ng mapait. Hindi para kay Bernie, kundi para sa aking sarili. Papaano pa ako maniniwala sa isang matamis na salita mula sa taong nanloko sa akin? Bakit mo ba paulit-ulit na sinasabi yan, Bernie? Hindi pa ba sapat ang isang beses na panloloko mo sa akin? Tanong ko dito. Pinilit kong maging matatag ang aking boses dahil sa ganitong pagkakataon, mas pipiliin ko na lamang ang manahimik at hayaang kusang mawala ang sakit. Narinig kong napabuntong hininga si Bernie. Nakita ko pa kung paano niya inabot ang dala niyang bulaklak kanina at kumuha ng isang peraso niyon. Inilapag niya iyon sa aking harapan. Rosas ang paborito kong bulaklak. Ang isang ordinaryong bulaklak na yan ay kayang pangitiin ng sinuman. Ang isang ordinaryong babaeng katulad mo ay kayang bigyang liwanag ang buhay ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang nakaraan, Lori. Tama na, Bernie. Hindi ka ba nagsasawa? Sansala ko sa anumang sasabihin nito. Paano ko magsasawa kung alam kong totoo ang pagmamahal ko sa'yo? Ganyan ka naman, Lori. Lagi mo akong tinataboy. May hinanakit sa boses na tanong nito. Nilingon ko siya at agad na kinununta ng noo. Kalmado na rin ang aking sarili mula sa tahimik na pag-iyak kanina. Sinisisi ko rin ang aking sarili sa karupukan. Hindi pa rin pala ako matapang tulad ng ipinapakita ko noong nakaraan. Alam mo ang sagot, kaya huwag man akong tanungin na para bang hindi mo alam. Hiwalay na tayo, Bernie. At kahit kailan, hindi na tayo magiging buo. Matapang na wika ko. Pagkatapos kong sabihin iyon kay Bernie ay nilingon ko ang entrada ng Musileo. Unti-unti nang tumitila ang ulan kaya napanatag ako. Huminga din ako ng malalim at pilit na pinanatag ang sarili. Love isn't always about a second chance, but it's also about self-respect. Self-love to be exact. It's just wish that all my pain will fade away, like the slowly fading of the pouring rain. Nauna akong umalis sa lugar na iyon.
ni hindi na ako nagpaalam pa kay Bernie at dumiretso na kaagad kay Kit Kat. Hindi ako nangiming sakyan iyon kahit na medyo basa ulit ng ulan. Ang mahalaga sa akin ay makaalis ako sa lugar na iyon. Binaybay ko ang madilim na daan patungo sa mansyon. Ngayon, ako ay nagsisisi na pinilit ko pang magpunta sa Museleo kahit nagahul sa oras at halatang uulan. Wala tuloy akong dala kahit ang aking cellphone. Napamura ako sa aking sarili. Minsan talaga kahit hindi mo sadyain ay may magagawa ka pa rin katangahan. Magugulat ka na lamang na nangyari na ang mga bagay-bagay na hindi mo nalalaman. Magugulat ka na lang na nagawa mo na ang isang bagay na iyong pagsisisihan. Nakakainis. Sigaw ko sa sobrang frustration nang muling magsimula ang ulan. Napatingin ako sa daan at nakitang masyado ng madilim. Malakas din ang buhos at pagpatak ng ulan sa langit na may malalakas na kulog at panakanakang pagkidlat. Hinayaan ko rin maglakad na lamang ang aking kabayo nang sa ganon ay makaiwas ako sa aksidente. Nakakaawa man ang aking itsura, ay pinilit ko pa rin magpatuloy. Kahit basa ng ulan, ay binaybay ko pa rin ang daan pa uwi. Isang malakas na busina mula sa aking likuran ang nagpahinto sa akin mula sa paglalakad. Kaagad kong nilingon ito at napangiti ng mapait. Habang humihinto naman ang sasakyan nang makalapit na ito sa akin. Alam kong galit ka sa akin, Lori, pero wag mo nang parusahan ang sarili mo. Buliyaw sa akin ni Bernie pagkababa pa lamang niya ng sasakyan. Bakas ang inis na kanyang nakikita sa mukha habang papalapit sa akin at nakakunot ang noo. Hindi ko pinaparusahan ang sarili ko. Anong pinagsasasabi mo, Bernie? Mahina akong anas na makalapit ito sa akin. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Minsan, Lori, ang tigas ng ulo mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Natawa ako ng pagak sa kanyang sinabi. Napapailing pa ako habang nakatitig sa kanya. Hindi ko naman siya pinipilit na mag-alala para sa akin para umakto siya ng ganito. Hindi ko kailangan ng awa niya para sumbatan ako. Hindi kita inuobliga. Sigaw ko kay Bernie. Kung isusumbat mo lang sa akin ang katigasan ng ulo ko, pwede ba? Iwan mo na lang ako. Dagdag ko pa. Gusto ko lamang naman na sumakay ka sa kotse. Pareho na tayong basa, Lori. Baka magkasakit ka pa. Wika nito sa akin. Ayaw ko, Bernie. Kaya kong umuwi na mag-isa, kaya makakaalis ka na. Sagot ko naman. Alam kong nagulat siya sa aking sinabi. Nakita ko pa ang kanyang pag-iling habang napatungo. Napaka-imposible mo, Lori. Mahinang anas nito. Tumango ako bilang tugon sa kanyang sinabi. Agad ko siyang tinalikuran at naglakad muli. Hindi ko na siya pinansin maging ang pagtawag niya sa akin. Alam kong ipipilit niya ang gusto niya at mag-aaway lamang kami. Palagi namang ganoon. Hindi na nagbago mula nang lokohin niya ako. Hala, ano nangyari sa iyo, ma'am? Boses kaagad ni Nena ang nabungaran ko sa entrada pa lang ng balkonahe. Agad-agad ako nitong nilapitan at tiningnan mula ulo hanggang paa. Pagod na ako mula sa paglalakad kaya maging si Kit Kat ay iniwan ko na lamang sa bakura ng mga girer. Nakakamanhid din ang lamig ng hangin at ang malakas na pagpatak ng ulan sa aking balat. Ay, ano din pong nangyari sa inyo, sir? Eksaheradong tanong nito. Agad akong lumingon sa aking likuran. Bumungad ka agad sa akin ang basang bulto ni Bernie. Nakakabaluktot ang dalawang braso nito at halatang giniginaw. Ang sweet nyo talaga, sir. Nagpaulan kayo pareho ni ma'am? Teka lang po at kukuha ko kayo ng tawel. Dagdag na wika pa nito sabay umalis. Habang ako naman ay nakatitig pa rin kay Bernie. Kung nakakamanhid man ang ulan, gusto ko sanang pati ang puso ko ay maging ganoon na din. Dahil habang nakatitig ako kay Bernie, na nakatungo ay damang-dama ko ang awa para dito. Ano nangyari sa'yo? Mula sa likuran ay narinig ko ang tinig ni Andy. Agad ko itong nilingon at nakitang kunot na kunot ang kanyang noo. Nakatitig ito sa amin, partikular kay Bernie. Naabutan ng ulan, Andy. Kita mo naman siguro, diba? Sagot ko naman. Dapat tumawag ka sa akin. Nabasa ka patuloy. Tumikhim ako ng bahagya. Nilingon ko na rin si Bernie at nakitang titig na titig ito sa kapatid. Mabilis naman ang mga kilos ni Andy na hinubaran ako ng jacket at binalot ang aking katawan. Umiling ako. Huwag na, Andy. Hindi na kailangan. Dapat kasi hindi ka nagpapaulan, Lori. Paano kapag magkasakit ka? Dagdag pa nito.
Tuluyan na din itong nakalapit sa akin at hinawakan pang aking mukha na walang babala. Kung nagulat ako kanina ay mas nagulantang ako ngayon. Andy, anong... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla akong hilahin ni Bernie sa aking kamay. Nalayo ka agad ako kay Andy, ngunit hawak-hawak naman ako ni Bernie. Napakahigpit ng hawak nito sa akin habang nakikipagtitigan sa kapatid nito. Si Lori, akin Andy, tandaan mo yan. Wala kang karapatan na hawakan kahit na ang dulo ng daliri niya. Mariing wika nito sa aking tabi. Nakita ko ang pangingisi ni Andy. Nakataas pa ang kilay nito habang napapailing. Wala ka ng karapatan, Bernie, alam mo yan. Tingin mo may pag-asa ka na? Wala. Mariing wika ni Bernie. Tumigil na kayo. Buli ako sa dalawa. Pasensya na po kayo, ma'am at sir. Natagalan po. Heto po. Nagtatakang wika ni Nana. Hindi man lamang namin ito napansin. Salamat. Wika ako dito. Kinalas ko rin ang kamay ni Bernie na nakahawak sa akin at inabot ang tuwalya mula sa katulong. Agad din naman itong umalis pagkatapos naming tanggapin ang ibinigay nito. Hindi ko alam kung anong problema ninyong dalawa. Pero pwede ba? Hayaan nyo naman ako. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Matigas na wika ko sa mga ito. Pinulupot ko kaagad ang tuwalya sa aking katawan at mabilis na pumanhik sa hagdanan. Nakasalubong ko pa nga ang ina ni Bernie na puno ng pag-aalala ang mukha. Naku iha, gagawa ka agad ako ng sopas para sa'yo. Wika ka agad nito. Magbihis ka na at papahatid ko na lamang kay Nena pagkatapos. Tumango ako sa sinabi nito at naglakad muli. Narinig ko pa ang eksaheradang boses nito habang kinakausap si Bernie at tila pinapagalitan. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang aking narinig at nagpatuloy na sa pagpanhik. Mabilis kong narating ang pinto ng aking kwarto. Agad ko itong binuksan at pumasok sa loob. Kumuha ka agad ako ng tuwalya at tinungo ka agad ang banyo para maligo. Simple lamang ang banyo na aking ginagamit. Hindi rin ito kalakihan ngunit purong tiles at mamahalin ang gamit sa loob. May maliit na bathtub na kasya lamang ang dalawang tao habang glass door naman ang tumatabing sa shower room nito. Ibinabad ko kaagad ang aking katawan sa panigamgam na shower. Maging ang pagod na katawan at isip ay gusto ko rin sanang mawala. Kung sana kayang pawiin ang lagaslas ng tubig ang lahat ng bumabagabag sa akin ay hihilingin ko na. Dahil bukod po kay Bernie, dumadagdag pa si Andy sa isipin ko. Gusto kong sumama ka kay Bernie sa lahat ng meeting de aban si Lori. Kanina pa nagsasalita ang kanyang ama sa aming harapan. Lahat kami ay nasa mesa at kumakain ngunit sadyang hindi ito maawat sa mga gusto nitong gawin sa mga susunod na araw. Pa, pwede po bang mamaya na lang yan? Kumakain pa po tayo, reklamo ni Bernie. Agad na napatas ang kilay ko sa narinig. Akala ko mananahimik na lamang kasi ito sa isang tabi at hahayaan niya ang ama ngunit mukhang nagkamali ako. Armando, tama ang anak mo. Pwede bang mamaya na yan? Sigunda naman ang nanay ni Bernie. Nakita ko pang hinawakan nito ang braso ng asawa at pinisil iyon. Narinig ko rin ang pagbuntong hininga ng kanyang ama at nagpatuloy pa sa pagkain. Bakit pa kasi pinagsasabihan niyo pa yang si Lori, Papa? Alam naman niya ang gagawin. Total, artista naman yan. Magaling umarte. Pahabol naman ni Ara. Agad kong binaling ang atensyon ko dito. Halata kasing idinidiin nito ang huling salita. Napangisip pa ito na magtagpo ang aming mga mata na para bang may ibang bagay itong ibig sabihin. Napakunot ang noo ko dahil doon. Ngunit hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Tumahimik ka na, Ara. Si Zack ang atupagin mo, hindi ang politika. Matigas na saad ng kanyang ama. Kailan ba siya mamamanhikan? May plano pa ba siya? Dagdag pa nito. Itinas ko ang aking ulo at sinulyapan si Ara. Nakatungo ito habang mahigpit na hawak ang mga kubiyertos. Agad akong napailing dahil sa inakto nito. Alam ko kasi kung bakit hindi magawang mamanhikan ni Zack. Dahil iyon kay Sophie. Isa sa pinakamaganda sa campus noon. Magkasabayan sila ni Ara habang nauna naman ako sa kanila. Maging sina Bernie at Andy ay nauna sa akin ng isang taon. Sa naisip ay natanong ko ang sarili kung bakit may mga taong nagpapakababa para lamang mapansin ang iba. Why don't they just focus on themselves and the ones who love them? It is easier that way. Less pain, less complication. Kinausap ko na Papa.
anas nito. Pinipilit mo pa ang sarili mo sa kanya? Sagot naman ng ama pagkatapos ay sarkastikong natawa. Napaka! Tama na! Malumanay na wika naman ang aking biyanang babae. Natahimik silang lahat pagkatapos nitong magsalita. Batas sa bahay na ito ang nanay ni Bernie. Maging ang ama ay kaya nitong patiklupin. Yun nga lang, hindi ito gumana pagdating sa akin. Na matapos kaming kumain ay agad kaming pinatawag ni Bernie sa study room ng kanyang ama. Naupo kaagad ako sa bakanting silya habang si Bernie naman ay naupo sa katapat namin. Sabay din kaming napabaling sa ama nito na magsimula itong magsalita. Tulad ng sinabi ko kanina, sasama ka kay Bernie kahit saan, Lori. Magsisimula ng opisyal na pagbubukas ng kampanya sa susunod na linggo. Kailangan maging handa ka na. Alam ko po, sagot ko naman. Napayuko ako pagkatapos. Napahawak din ako sa aking hita. Naiinis ako sa lahat na nangyayari, ngunit wala akong magawa. Nakatali pa rin ako sa kasunduan na sana ay tapos na. Magaling, masiglang wika nito. Ayaw kong magkamali ngayon, Lori. Si Bernie na lamang ang huling magpapatuloy sa pamilya ng mga Guerrer bilang hari na nalawigang ito. Sana naman ay maging maayos ang takbo ng kanyang kampanya. Aasahan ko ang kooperasyon mo sa lahat, Lori. Mahabang letanya nito. Papa, napag-usapan na po namin ni Lori yan. Hayaan nyo na po muna siyang makapagpahinga. Sansala naman ni Bernie sa kung ano pa man ang sasabihin ng ama nito. Isa ka pa, Bernie. Baka ikaw pa ang sisira sa pangalan mo. Pwede bang ipirmi mo muna yung kabit mo? Pagala-gala. Nung nakaraan, gusto kong kausapin. Napabaliw na ba siya? Galit na tanong nito kay Bernie. Agad kong binalingan ang tingin si Bernie matapos kong marinig ang sinabi ng ama nito. Nagulat pa ako nang maging ito ay nakatingin pala sa akin. Nangangusap ang mga mata nito na tila ba may gusto itong sabihin. Hanggang napayuko na lamang. Tapos ko na pong kausapin si Lyra tungkol dyan, Papa. Naiintindihan naman niya, sagot ni Bernie. Nagsasama ba kayo, Bernie? Hindi po. Mabilis namang sagot nito. Itali mo. Baka siraan ka pa niyan. Kakausapin ko po si Lyra. Pagpipresent ako. Nakita ko kaagad ang panlalaki ng mga mata ni Bernie habang ibinabaling sa akin ang kanyang paningin. Nababanaag ko rin ang pagtataka sa kanyang mukha at ang pagkunot ng kanyang noo. Umiling pa ito kapag daka na para bang kinukumbinsi ako. Mabuti, Lori. Ang kapal din ang mukha ng kapatid mo. Pilit ng pilit ang sarili kahit na nakasisira ng relasyon. Napayuko ako sa sinabi ng aking biyanan. Alam kong malaki ang kasalanan ni Lyra sa akin, ngunit may kudlit pa rin sa aking puso ang nasaktan sa mga salitang narinig ko mula sa aking biyanan. Naaawa ako dito kahit na sinaktan ako nito. Naisip ko tuloy kung hanggang kailan niya balak pagpilitan ang sarili kay Bernie. Hanggang kailan siya mapapagod sa paghabol sa dati kong asawa. Matapos ang pag-uusap ay mabilis akong nagtungo sa aking kwarto. Hindi maganda ang aking pakiramdam mula pa sa kaninang nabasa ako ng ulan, kaya nais ko na sanang matulog. Masakit din ang aking ulo at pagod, kaya nais ko na sanang magpahinga. Lori, agad akong napapikit pagkarinig ko sa boses ni Bernie mula sa aking likuran. Tumigil din ako sa paglalakad at hinintay ko lamang ito. Wala din naman kasing mangyayari kung magmamatigas pa ako at babaliwalain ang pagtawag nito sa akin. Ano na naman, Bernie? Nakakunot noong tanong ko dito. Uminom ka agad ng gamot. Baka magkasakit ka pa dahil kanina. Mahinang wika nito. Natawa ko ng mahina. Pinamaiwangan ko rin ito pagkatapos. Hindi na ako bata, Bernie. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya ko na, pwede ba? Inis na turan ko dito. Nag-aalala lamang ako sa'yo. Bubulong-bulong na sambit nito. Mauna na ako sa'yo kung wala ka nang sasabihin. Pagod na ako, Bernie. Gusto ko nang magpahinga. Wika ako, sabay naglakad papalayo rito. Napabuntong hininga na lamang ako na makapasok ako sa aking kwarto. Agad akong nahiga sa malambot na kama para matulog. Ngunit pilit nagsusumiksik sa utak ko ang sinasabi ni Bernie sa akin. Nag-aalala din naman ako na magkasakit. Ngunit hindi ko lamang ito masyadong iniisip. Hinding-hindi ko rin siya kakailanganin kung sakali magkasakit nga ako.
Yun ang akala ko. Nako, ma'am, kanina pa po ang ubo ninyo. Mabuti pa po ay doon na muna kayo sa gilid at maalikabok po dito. Wika ng isa kong kasamahan. Ano nga kaya ang sunod na magaganap sa pagitan ng pagkukunwari? Nina Bernie at Lori. Yan ang ating pakaabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.